Puso, kasunod ng sunod-sunod na pag-ulan, ang pagkulog at pagkidlat. Kamakailan lang isang turista ang namatay at may mga nasugatan sa pagtama ng kidlat sa Siargao. Ano-ano nga ba ang dapat gawin para maging ligtas sa kapahamakang dulot ng kidlat? Aalamin po natin yan kasama si Ma'am Vivian Esquivel, ang Assistant Weather Services Chief ng Pag-asa. Good morning po sa inyo, Ma'am Vivian. Good morning, Ms. Rhea. Ayon po sa pag-aaral, ano ba ang naging dahilan bakit merong namatay at nasugatan po sa kidlat? Yung sa Siargao, oo. Unang-una, itong mga turista na to ay nasa isa silang isla, nasa isang isla na ang napapaligiran ng tubig. Uh-huh. At dahil ang tubig ay isang magandang conductor ng electricity, maaaring ito ay ang dahilan ng kanilang ang pagtama ng kidlat sa kanila. At maaaring sila rin ay nakasuot ng mga alahas metals na gawa ng metal. Okay. Dahil conductor din ng electricity ito. Dahil ang kidlat ay nagdudulot ng napakataas na temperatura. So, tubig, tubig at metal. Ang okay. Good conductors of electricity. So, huwag ka talagang maligo pala, ano? Pag magbe-beach ka, yes, at umuulan-ulan, kumikidlat. Pag nasa beach ka or nasa dagat ka, maaari kang tamaan ng kidlat. Kaya pag alam mo nang malakas, magkakaroon ng thunderstorm, umahon ka na, lumayo ka na, pero huwag kang sisilong sa mga sheds, sa mga huts. So, iwasan mo yung mga areas na maaaring tamaan ng kidlat dahil ang ground ay yes, positively charged. So, wag lumabas. Yes. Yun lang yun, yes, diba? Yes, wag lumabas. Totoo ba na sa mga open area o malawak na mga lugar lamang tulad ng, let's say, yung Palayan? Usually, may mga balita din kaming ganyan. At dagat, madalas tumama po ang kidlat? Kahit saang lugar pwede kang tamaan. Maging sa city o sa probinsya o sa mga open spaces, lahat yon tinatamaan ng kidlat. Alright, pero ano po yung dapat gawin kung nagkataon na, let's say, kumikidlat at nasa isang pampublikong lugar ang sino man? Siyempre, meron tayong mga inihanda, no, na scenario na karaniwang ginagawa ng ating viewers. Simulan po natin, ma'am, at paki-explain lang sa amin, ha. Unang scenario natin, nasa open area tulad po ng bukid. Bukid. Ano dapat gawin? Pag nasa bukid ka at alam mo nang wala kang masisilungan, huwag sisilong din sa mga kubo. Yes. Huwag din pupunta sa mga ilalim ng puno dahil yun ang mga unang-unang tatama ng kidlat. Ngayon, magandang itong isang tinatawag natin na lightning safety crouch. Okay. Ano po ito? Ayan, papakita sa atin ng ating guest din. Ganito ang itsura ng isang lightning safety crouch. Mag-squat and then takpan ng tenga, pumikit at ang dalawang sakong. Pagdikitin ang dalawang sakong. Bakit? Pagdidikitin bakit natin ang dalawang sakong na to? Oo. Dahil iiwasan natin na pumasok sa puso yung electricity galing sa kidlat. So sa paalang tatama, paalang tatama ang electricity galing sa kidlat, kaya hindi aakyat sa puso mo. Dahil kadalasan, yes, ang ikinamamatay ng mga tinamaan ng kidlat ay cardiac arrest. Lightning, yes, safety crouch. Yan, yes, po ang itsura ng lightning safety crouch. Yes. Pag nagkataon na sa open area ka, na sa field ka, wala ka na talaga matatapuhan, masisilungan, and ganyan. And isa pang tip, if you are in groups, maghiwa-hiwalay kayo. Huwag kayong magdidikit-dikit. Maghiwa-hiwalay kayo ng mga ilang metro para kung mayroon mang tatama ng kidlat, hindi kayo sama-sama. Aha. Nakatakip ang tenga, nakapikit dahil nakayuko, yes, naka-squat, and nakatingkayad. Nakatingkayad na magkadikit ang sakong. Ayun. Ano naman po ang gagawin kung nasa loob naman ng sasakyan habang kumikidlat? Meron tayong demo din dito, merong nakapark na sasakyan at let's say may, of course, may tao sa loob. Ano gagawin, yes, ng kapuso natin? Pag nasa loob ka ng sasakyan, maaari kang mag-park pero huwag malapit sa poste, huwag ding malapit sa matataas na building, and anything na may metal sa loob ng sasakyan mo, huwag mong hahawakan. Huwag ka rin gagamit ng cellphone. Patayin, yes, mo muna ang iyong cellphone. Pero huwag kang lumabas. Yes, huwag kang lumabas. Umupo ka lang and don't touch anything na may metal sa loob ng kotse dahil ito ay magsisilbing protection mo yung buong sasakyan. Nako, yes, ayan ang mga helpful tips natin. O ito naman, yung mga kapuso natin na mahilig magsampay. Alam ko, dapat ho talaga iwasan din yung mga gantong activities. Ano ho? Nako, pag alam na natin uulan at nauuna kasi yung kidlat kadalasan bago ang ulan. Usually bago umulan kasi, ay yung mga sinampay kunin, yes, na. Yes, at alam mong kumidlat na huwag ka nang lalabas. Hayaan mo nang mabasa yung mga damit.
Kasi yung sampayan usually made of wire. Yes. So good conductor of electricity din yan. So huwag ka na munang lumabas, huwag mo nang kunin ang iyong mga sinampay. Aha. At ang payong naman. Payong, sa yan. Nakapayong ka. Paano yan? May metal din yan. Yes, kaya kung maaari, yung pinakamalapit na matibay na struktura or building, pumasok ka na lang sa loob at huwag ka nang tumuloy sa iyong mga lakad. Minsan din pala, hindi helpful ang payong, ano? Yes. Matik pa naman, pag umuulan, payong agad ang nilalabas. Yes, yes. Uh-huh. Ma'am Vivian, maraming salamat. Ang laking tulong ng inyong mga payo, mga tips para sa ating mga kapuso, lalo na hinihintay na lang natin mag-announce sa Pag-asa kung kailan ang panahon ng tag-ulan. Thank you very much.